Hello guys! Happy Sunday everyone! Good morning! Well, bago tayo mag-umpisa sa aking papakita sa inyo sa aking mga gawain na ano na dito ngayon? 9:25. Dami na natin na trabaho Sunday ngayon. Overtime tayo. Overtime na ordinary day lang ang pay. Ganun lang per day. Hindi per hour. Sa iba per hour. Well, ano nga pala? Paki-ano naman po ng aking channel. Paki-subscribe. Tsaka paki-view na rin. At tsaka paki-comments and like. Tapos paki-share na din po. Para makilala tayo ni YT. Ma-monetize. At nang dumami tayo. Kaya paki-share na rin. Alam po. Siya nga po pala ngayon. Anong oras na? Ako'y na-late na naman sa aking pag-i-injection sa matanda. Ay tama pa rin naman. Hanggang 10:30 kasi ang aking ano. Kasi sa dami ng ginagawa, parang nakakahingal rin. Nakakasawa na, nakakapagod na. Sakit sa kamila sa gabi. Parang ayaw kong bumangon sa ng aking kamay, ng mga paa. Pero kailangan tsagang-tsaga lang talaga. Kailangan natin. Kung gusto tayong maabot, kung gusto natin maabot ang ating goal sa buhay, hindi kailangan matamad-tamad. Tiyaga lang talaga. Lakas. Ayan. Ngayon, inahanda ko na yung gagamitin ko. Mag-i-injection ako kay Lola. Ito yung aking Sunday morning. Dapat dadaling ko siya dun sa ano, sa baba, dun sa tabing dagat. Ayun yung dagat sa tapat namin. Ocean. Iba naman pala yung dagat tsaka yung siya. Yan. Tadaling ko siya. Kaso nga lang eh, pag dadaling mo siya, ang daming reklamo. Nahihilo, ano, intas ng sugar niya. Wala tayong magagawa. Patigas ang ulo. Kung anong gusto pagbigyan. Well, ito ngayon ang sitwasyon dito ngayon. Magandang araw ngayon dito. O yan, tingnan nyo. Ito. Marami akong nagawa sa umagang ito. Pakain ko na silang tatlo. Yung dalawang matanda, naglakad-lakad na doon sa tabing, ano na yun, tabing dagat. Dapat kasama sana kami, ay kaso ayaw talaga ni tanda, nahihilo daw siya. Pag talagang nagdadahilan siya eh, pag alam niyang ilalabas siya, hindi naman maglalakad, naka-wheelchair yan eh. Kaya talang sobrang tamad eh, magtantana kasi. So, hayaan na lang. Ito, hinahanda ko na yung aking mga gagamitin. Mag-i-injection ako, ano ito, insulin injection. So, nasa toilet na naman. Ilang oras yan dyan natatapos? Ilang minuto? Ito, nakapag-ano na ako ng mga nilang ano, tawag yan. Bedsheet na laban ko na. Ayan, inayos ko na. Kasi kagabi pa yan nilaban. Kaso wala yung dalawang bedsheet. Pinag-isa ko kasi nga wala kaming sampaya. Yung sampaya namin dito sa kwarto namin ni Lola. Dito lang namin lalagay. Tapos kagabi hindi ako nagsara ng bintana kasi nga hindi naman uulan. Kasi para madali magtuyo. Eh ngayon medyo ano na siya. Medyo tuyo. Nung paplansyahin ko yung mamaya. Tambakan ang aking plansyahin. Yung iba nandito sa kabila. Ito yung kwarto ng anak ni Madam na nasa Singapore. Tantang binata din. Kaya inayos ko, tinaas ko yung sinandal ko sa dingding yung bed niya, kutsun, kasi nga wala naman tao. Ginagawa ko to plantsyahan, yung bang damit kasi si Lula minsan makulot dito ko sinasampay, gumawa ko ng sampay, ayan o. Ngayon ito, inano ko lang, hinarang ko lang itong isang bedsheet kasi nga medyo ano na din siya, warm na din siya. Ito, aking mga tinupike. Tapos kung magtupike, kaya sabi ko, naalala ko, mag-i-injection pala ako kay Lula. So, ayan, hinayaan ko muna dito. Nakatupi na ito, plantsahin yan. Kasama yung mga bedsheet. Mamaya yan, ating kakaril. Tiyatsagan, itong bilinis pa ng toilet. Maya na din yan. Ang kailangan ko ngayon ni ma-injection na si Lula. Kasi, tingnan yung pinagkainan. Habang kasi kumakain yung dalawa, ginawa ko, doon muna ako sa ano, sa sampay, hagsampay ng aking labhan. Ganito kami dito. Ito ang buhay OFW. Dapat wala kang nababakating oras para madali matapos, walang sayang. Walang patambay-tambay. Hindi pwede patambay-tambay ka lang. Tinan mo, kuwain ko.
yung aking, pagkatapos ng mga injection kay Lola, ito ang susunod ko namang gawain. Tingnan mo. Ang hugas ng tambakan. Naantay ko lang yung aking matanda. Sa banyo talagang tagal-tagal. Yung mga friend ko, naka-diap ngayon ako, hindi nga dahil ang unang-unang reason, pag-aalaga kay Lola, walang papalit. Lalo kagagaling lang ng anak na naman, yung anak sa Katie din. Ngayon, sinamahan ni Sir, maglakad-lakad doon sa tabing tabing dagat. Na-stress din siya sa nanay niya eh, kasi talagang super kung kayo nasa kalagayan ng isang caregiver. Sila nga sumusurrender ako pa kaya na 24 hours. Matutulog lang late na nga dahil gas-gaso. Ayan, mukhang lumabas na sa banyo. Sige, tingnan natin. Hawla ni Kwaiti la! Yata asam la, bogong hindi susosama la. Oo, niwa. Ay, ano yung guto la, yata asam la. Ano kaya? Hangang. Ay, hangang. Ninat, asang sugar niya? Pakita ko sa... Ah, mo pang panigatong yung hangkaw la. Tigas ng ulo, ayaw niya sumunod eh. Niya ko eh, na-stress na. Sinabihin ako ni Nasras. Hayaan na lang daw, kahit yung mga... ano niya, sister-in-law, ayan ah. Taas ng sugar talaga. Ayaw ko nakikita niyo, guys. Ayan, ginagawa ko na yung report yan. Everyday yan. Kaya nalalaman ko kung anong problema kay Lola. Kailangan talagang lahat yan naka-write down. Ang kinakain niya, activities niya, ang pag-sleep niya, ang urine niya, ang stool niya, ang BP, lahat. Kaya nadidetect ko, nakukuha ko kung ano niya. Kaya sabi ng doktor, napakalaki nila. Kasi kung ang problema lang naman, ang may stress yung katulad namin. Caregiver. Kasi kung gusto mo isa kang caregiver, huwag kang ma-stress. Kaya ako lang siya, lalo kung ganun mo tumatanda ko. Anong gusto mo, bigay mo lahat. Wala kang ka-stress-stress niya. Kung halim mo hospital, ganun. Ngayon, ito na tinuturo nila sa akin, ganun. Kasi nakikita nila, sobrang stress ko na talaga. Kayaan ko na lang daw kung anong gusto. Okay, pagbigyan na natin. Kasi akong kawawa eh. Ayan na, nakahiga na siya. Kailangan na natin injectionan. Ano naman itong injection? Insulin. Kasi pampababa ang sugar niya. Kaso talagang wala eh. Lalong tumataas. Kasi nga, nagde-depend na siya. Alam niya may gamot siya. Pag binawala mo ng pagkain, hindi. Mag-aaway kayo. Kontrabida ako sa buhay daw niya. Eh, ako natatawa lang kasi naintindihan ko. Masakit pero tanggapin mo kasi ginilabi mo yung trabaho mo yan. Ngayon wala akong magagawa. Ano siya, masyado siyang nag-ano sa injection, nakala niya nung kakagaling. Eh, kahapon nagwawala siya. Bakit daw hindi buwa ang babae, ni-injection na naman daw siya. Ano daw ng injection. Eh, sabi ko sa kanya, walang say-say injection kung ayaw mo mag-diet. Walang say-say iniinom sa diabetes kung ayaw mo sumunod. Ayaw niya maniwala kasi ang ugali kasi niya. Itong ugali niya, yung kung anong ugali niya noon, yung sa tingin, sa bagay, karamihan naman ang matatanda ganun. Kaalam nilang kahit alam nilang, kahit mali, sa tingin nila puro tama sila. Kaya ganito nangyari sa kanya. Hi. Well, pasensya na kayo sa dami kong chat. Ito kasi, pang pawala ba ng stress. Anyway, babay sa nagtsatsaga sa aking channel. Sana, sana i-share nyo rin, at saka i-view, at saka i-like. Paki-subscribe po muli. Bye-bye. Bye-bye, mga friend. Bye-bye. Ito ko ngayon. Bye-bye. Tayo yung mag-ano na kay Lola. Bye-bye na po. Thank you, ha. Bye-bye.